Hello guys, isang maulang araw po sa ating lahat. Ayan, medyo makulimlim pa at naambun pa ngayon. Nakalabas na ng yung bagyong Egay. So dito tayo ngayon sa rooftop. At yun nga, naambun siya ngayon. At kahit nandito tayo sa rooftop guys, binabaha pa rin tayo. So hanap tayo ng daan papunta doon sa aking munting mga halaman ng mga succulents ko, kasi talagang madami to siya noon and then napabayaan ko na, kaya kailangan ko na silang asikasuhin. Kahit man lang ngayon ay tatanggalan ko lang sila ng mga dahon-dahon or yung damo-damo sa gilid-gilid, bagamat hindi ko pa sila maaasikaso ngayon. Hindi ko pa sila maaayos. So, baka po may tips kayo para sa akin as a beginner na kung paano, ano pang dapat kong gawin dito sa aking mga alaga pang mga succulents, kasi hindi ko pa sila gaanong dalamay. Diba? So, itong cactus na ito. Wow, ha? Natanggal pala, oh. Ayan, oh. Ito yung flowers ng cactus na to. Kulay dilaw to siya. So, sayang. Natanggal. Hindi ko alam. Binabalik ko pa rin. Pero alam ko naman na hindi na ito magpapap, eh. Hindi na yan mamumukod ka. Sayang lang. So, that's okay, guys. Tanggalan ko lang siya ng mga natubo dito sa gilid-gilid niya. Ito siya, guys. Succulents din naman to. Itong binubunot ko. Mother of thousands. Kaso lang ang dami ko ng ganito, kaya mahalo na sila dito sa mga ano, kaya binubunot ko. Ayan. Medyo maulan talaga ngayon, guys. Kawawa yung mga alaga kong mga succulents. Then, si rose cabbage ko, guys. Ayan, si rose cabbage. Oh my gosh. Si campfire ko, guys. Hindi pa siya ganong sans stress, hindi pa siya nag-change ng kulay. Pero dati, gumanda na to siya, eh. Nag-change na ng kulay to. Kaso lang nilipat ko, nilagay ko dun sa ibaba. Hindi siya na full sun, kaya nagkaganito yung kulay niya. Kulay green. So, dati ang ganda ng kulay nito. So, ngayon, tag-ulan pa, kaya hindi pa siya maarawan talaga. So, ayan. See, may design naman ito. Dating malago to siya, guys. Tanggalan ko lang siya ng damo-damo. Dating malago na to siya. Kaso lang, iwan ko, anong nangyari? Naglalagas siya. And then ngayon, buti naman may natira pa. And then ito, paano na naman siya ulit. Papa-lash na naman siya. Gusto ko nga sanang tanggalin to, eh. Yung katabi niya. Kaso lang parang nanghihinayang man ako. Kasi medyo malaki na. Katulad dito sa ano, sa cactus. Hindi, ito naman guys, oh. Sayang, napungal din. See? Tawag dito? Si Choco Moonstone. Choco Moonstone ko noon, guys, nung binili ko. Kulay pink. Pero ngayon, nagbago na yung kulay. So, hindi ko talaga makuha yung kiti nila. Kung saan ko ba siya pwedeng ilagay? Yan. Ito. Yan, si Mendozay. Ganun din sila dito. Kasabi ko silang nilipat, guys. Kaya siguro parang naninibago sila sa
paglipat ko. Kaya ito, medyo nag-a-adjust pa sila. Di ko alam kung ano to, pero kamukha siya ni Nevada. Alam ko yung name nito, pero nakalimutan ko lang, guys. Merong ano siya. Ito. And then, ito si... Ano man tawag dito? Sino ba to? Marfin? Baby Marfin po ito, guys. Kakapat ko lang sa kanya. Ayan. Si Baby Marfin. Daming tumubong mga Mother of Thousands sa gilid-gilid niya. Okay. Mabilis pa damihin si Mother of Thousands. Hindi talaga mahirap magpropagate ng Mother of Thousands. Kaso lang, hindi ko totally type si Mother of Thousands. Okay lang siya pag konti lang. Pero pag sobrang dami naman, parang nakakaano na rin, diba? So, binabawasan ko yung Mother of Thousands ko. And, para gumanda naman yung ma-arrange naman. So, ito naman siya, guys. Yung mga tumubong Mother of Thousand na ito. Dito sa katabi ng sa paligid nito, si Jellybean. Kasi si Jellybean, guys, napapansin ko sa kanya na gusto niyong may mga nag-shade sa kanya. Yun lang yung napapansin ko. Kasi sa daming Jellybean na binili ko noon, ito na lang yung natira. Yun siya, guys, oh. Ito na lang talagang natira. So, buti naman, naisipan kong bumili ng Akadama Soil. Ito. Akadama Soil. And then, yan, nung nilagyan ko siya ng Akadama Soil, nakita ko ng pagbabago niya. Hindi na siya yung last pag na medyo green nga lang siya, pero nakita ko na parang nag-a-adjust na siya. And then, ito, may lagas na mga dahon niya. Ayan, hinahayaan ko lang ganyan. And then, hinahayaan ko lang din tong tumubong mga Mother of Thousands sa gilid-gilid niya dahil parang nasi-shade siya doon. And ito naman tumubo din sa gilid niya si Tornado. So, hinahayaan ko lang silang ganyan. Depende sa akin kung alin yung bubunutin ko or ano. Ito, ibubunutin ko na din to siya. Sa Mother of Thousands dito sa gilid-gilid. Kasi para hindi... hindi mabibitin ba, guys, no? Para dun makafocus sa ating succulents talaga nito si Lovely Rose Hybrid. Hybrid ito siya, guys, pero yun nga nakikita ko sa research ko, hybrid. Ayun, ang ganda nito dati. Kakalipat ko lang ito. And then, nung nilipat ko siya at nilagyan ko na ito ni Akadama Soil, ay gumanda siya. So, ayun, no? Yung kulay niya nagbabago. Hindi katulad dati na parang ewan. And then ito naman tanggalin lang natin din kasi medyo masikip na sila. Si ano ba to? Flapjack. Lilinisan lang natin sila sa mga gilid-gilid. Kawawa naman, hindi ko na naasikaso. And then maulan ngayon, hindi ko pa talaga sila masikaso. So, ito naman, si Black Prince. Tanggalan ko lang din si Black Prince na mga natubo sa gilid-gilid. Ayan. Ito siya, guys. Si Purple Delight ito. Tingnan nyo, guys. Namatay na siya, nalanta talaga siya, hindi na siya nakasurvive. Ibang klaseng Purple Delight ito, yung manipis yung dahon. Pero sabi Purple Delight din daw yan. And then yun, hayaan ko lang ganyan tong ano na ito. Kasi siya na yung lumago dito, namatay na yung ano eh. Sayang. Yan. So, si Mother of Thousands talaga, hindi siya mahirap padamihin eh. Hindi siya mahirap alagaan. Tubo lang siya ng tubo. Diba? Pinagtatabi ko lang to sila, guys. So, ayan, no. Mga babies. Babies. Black Prince. Wow. Natanggal ko siya. So, ito lang.
tatanim lang, ilalagay lang natin siya dito sa gilid para tumubo naman. Ayan. Okay. Planta na to eh. And then, this one naman guys, oh. Tingnan nyo guys, ang dami din na tubo, mga maliliit. Hindi na makakahinga to si, ano, si ang dami na natubo sa gilid-gilid niyan, ha? Mother of thousands. Yan, oh. Ang galan lang natin ng mother of thousands sa gilid-gilid na maliliit. Yan. Maganda naman si Mother of Thousands. Basta, lalo na pag ganito guys, oh. Ganito na siya. Hindi masyadong bloom yung ganito. Hindi ko gusto yung, ano. Pero pag ganito na siya, okay lang. Kaso lang binunod ko dahil dito nga siya nakahalo sa ating succulents na si Choco Moonstone. Ah, sorry guys. Ito pala si Crested Moonstone. Hindi siya si Choco Moonstone. Ito yung si Choco Moonstone. Ayan. Tanggalan lang natin. Para makahinga naman ating Choco Moonstone na ito. Gustong-gusto ko siya kasi talagang yung kakaiba yung kulay compared dun sa, di ba, nag-green yung iba. Pag binibili natin kulay pink, pagdating dito sa bahay, kulay green na, nagbabago yung kulay. Pero si Choco Moonstone, kung ano ko siya binili, ganun pa rin yung kulay niya. Lalo pag nasan-stress siya guys, talagang red, kulay red, halos maging kulay red na siya. So, ayan. Matanggal yung ano. Tawag dito. Yung dahon. Okay. Ay! Ito na. Nabunot ko pa. Sorry. So, tanggalan lang natin. Ang tanggalan ng mga sumisingit. So, ayan. Si ating Choco Moonstone. Ang dami niyang babies, guys, oh. Oh, diba? Hinayaan ko lang kasi yung mga dahon niya nangalaglag dyan. Dyan ko lang nilalagay. And then, ayan. Bukod sa mga dahon din niya na natubo, meron din naman natubo sa mismong stem niya. Yun, ang liliit pa. Okay. Yan siya. This one din, Choco Moonstone, talagang konti pa lang talaga itong mga alaga ko, guys. So, pa-support naman po kung sino po yung may mga mas alam pa kung paano mag-alaga ng mga succulents, kung ano ba dapat kong gawin para dumami sila. Thank you po. Pa-comment na lang po down below. Lang tatanggalan ko sila ng ganito para makahinga naman itong mga alaga natin. Kasama yung akadama, sayang. And ito guys, oh, meron nang natubo. Ilipat lang natin dito. Ayan, para maka-boil siya. Ha?
Ayan. Ayan na si Choco Monstone. So, di ba guys, ang ganda niya. Babies pa lang ito. Kakaripat ko lang nito niya. Ha. Oh, di ba? And ito naman si Purple Delight. Ito na lang yung natira ko kasi nilipat ko yung iba. So, ito lang yung natira dito sa ito. Nilipat ko kasi yung iba. Kasi dito lagi nauulanan. Pero okay naman siya. Stable pa rin naman siya. Tatanggalan ko lang siya ng mga natubo sa gilid-gilid. So, ito guys, ang haba niya. Bala ko siyang putulin. And then, para mag-propagate naman. Diba, oh, mayroon na ng suloy. Sana mag-lash na ito. Kasi dating lash to guys eh. Kasi lang, hindi ko alam bakit siya naglagasan yung kanyang mga dahon. So, ayan. So, ang dami-dami pa, no? So, guys, dito lang muna. Thank you for watching. Next time na lang po kasi hindi magkasya sa video ko. Ang baba lang ng stories ng phone ko, guys. So, phone lang kasi ang gamit ko. And then, sa next video ko naman, aanuhin ko yung iba, linisan yung iba sa gilid-gilid nila. So, thank you for watching. Please follow for more. Thank you. God bless.